McDo na jumbo sa laki? Lettuce at pipino? Ketchup at mayo? At saan na makmak na keso? Tiyak na din nyo kakayanin ang presyo ng hotdog overload sandwich na to. Dahil ang kada isa nito, nagkakahalaga ng tumataginting na 35 pesos? Wow! Ang meryendang ito na trending sa TikTok, sa panlasay, patok na patok. Saan yan matitikman? Paano yan? 35, 40, 47, 60. Eh walang iba, kundi sa kilalang pamilihan sa Maynila, ang Divisoria. Pero ang may-ari nitong si Agosto, bago sumikat sa pagtitinda ng kanyang sandwich na trending, una raw nakilala sa Divisoria dahil sa masamang gawain. Pagdating mo ng 12 anyos, doon ako pumasok sa mga sindikato. Sari-sari pong kasalanan ang natutunan ko. Tubong Batangas si Agosto. 9 taon lang siya nang mapadpad sa Maynila. Hindi ko nagustuhan yung sana ng stepfather ko eh. Lagi ako sinasaktan, lagi akong pinag-iinitan. Doon ako nag-isip mag-less. Pagdating ko po ng Maynila, yung time na yun, talagang walang-wala po ako. At para mabuhay, pinasok niya ang mundo ng pagnanakaw. Basta ang akin, kumita ako ng pera para makakain ako eh. Hindi ko iniisip kung mapapahamak ba ako, hindi. Ginagamit nila ang props pagdating sa bus. Nag-i-istribo na pala sila. Ako naman, wala akong alam. Nang-hold up na pala kami. Pagdating mo ng 13 anyos, nag-solo na ako, ma'am. Pero nagpamulat kay Agosto ang isang bagay na nagbago sa kanyang buhay. 14 anyos po ako na uli, ma'am. Nasakote po ako ng NBI sa tundo, sa salang pagpatay po yun, ma'am. 10 taon siya nakulong sa Bilibid. At sa kanyang pamamalagi, nagtrabaho siya sa loob para kumita at makaipon. Nakaipon po ako ng 83,000 sa loob ng 10 years. Dahil nagtrabaho po ako sa gawa ng bayong. Paglaya ko, inisip ko agad. Mahirap sa loob, hindi na ako babalik. Nang makalaya, ang naipong pera ang ginawa niyang puhunan sa negosyong pinaka-aasam. Muna ko po talagang business nun, pinasok nun, ma'am. Screen protector. Hanggang sa nakilala ko po yung nagtitinda ng hotdog na nag-offer sana. O gusto mong magtinda nito? Sa'yo puhunan, gamitin mo itong saiga. Sinubukan ko. Nung una, mahirap dahil hindi ko siya gamay. Ano sa inyo, boss? Alin dyan? Ang tinda ko po kasi yung hotdog sandwich, 4 na klase. Yung jumbo, king size, tapos cheese dog, giant. May lettuce, may pipino, sa may cheese. Ang kanyang hotdog sandwich, abot kaya sa 35 pesos to 65 pesos nitong halaga. Tapara, tolo. Pagsapit ng alas 4, dumagsana ang kanyang mga parokyano. Nakita ko kasi ito sa YouTube. Nung nagpunta kami dito, hinanap namin nung kasama ko. Sa 35 pesos, talaga sulit na sulit. Hindi tinipid yung ingredients, marami pong cheese. Yung hotdog niya maganda, saka masarap. Ang sekreto sa sandwich niyang masarap? E di ang mga branded niyang sangkap? Nagtataka sila, ba't murat? Hindi ko po iniisip na kumita ako ng malaki. Sa isang hotdog, siguro meron na akong 5 piso, masaya na ako rin. Kung hindi mo mamahalin yung buyer mo, hindi sila babalik eh. Sa kanila lang kami nabubuhay, kung tutusin. Kung wala sila, wala kami pang araw-araw. Pero kahit nagbagong buhay, itong si Agosto, minsan, ay naging biktima pa rin ng hulihan. Kahit anong hirap ng Divisoria, ma'am, hindi ko bibitawan yung pagkaka-vendors ko. Marangal yan eh. Hindi naman ako nagnanako. Oo, noon. Aminado ako. Pero ang mga pulis na dati nang huli sa kanya... Yung mga nanguhuli sa akin dati, ma'am. Kahit nung araw pa po yung mga naging arresting ko, ngayon suki ko na po. Sa loob ng isang araw, nakabebenta si Agosto ng 30 balot ng tinapay, katumbas ng 200 piraso ng hotdog. Malaking bagay daw ito sa pang-araw-araw na gastusin ng kanyang pamilya. Laki po nung natutunan ko sa buhay. Lagi po nilang itry yung pagbabago dahil hindi naman po nilang makukuha sa iba yun eh. Sa sarili po nila yun eh. Tapara, talo! Nakilala man sa masamang bagay noon,
Hatid ni Augusto ngayon ang napakasarap na inspirasyon.